esto. Buko ng motel. Bili na kayo dito, paubos na ang klima natin dito. Okay guys, so tuturuan ko kayo ngayon mag-adjust ang e-settings natin sa NAMI electric scooters. So any NAMI, as of the moment, isa lang yung e-settings. So i-quick run through ko sa inyo para mas mabilis yung maintindihan via video. Okay, so simulan na natin. Let's go. Okay, so bago tayo magsimula, kailangan yung maintindihan, meron tayong dalawang kind of e-settings. Meron tayong basic e-settings tsaka yung advanced P-settings. Difference sila is yung basic P-settings is yan yung regular settings ng unit. So lahat to nag-a-apply sa lahat ng modes. So kung hindi pa kayo aware, meron tayong 5 modes dito sa NAMI electric scooter natin. So itong modes na to, iisipin nyo parang gear yan. Pag mas mataas yung mode or yung gear, mas mabilis. Ang advanced settings naman natin, yan ang nag-a-apply sa speed and power ng motor nyo. Okay? Sana malinaw yun. So magsimula tayo sa basic P settings. Quick run through lang, ito yung mode natin, no? So para magpalit ng mode, minus or plus. Okay? So para sa basic P settings, hindi nyo kailangan pumili ng mode. Since sabi ko kanina, ang basic P settings natin is nag-a-apply yan sa lahat ng mode. So hindi nyo kailangan isipin kung nasa ang mode kayo. So ngayon, para ma-access ang basic P settings, press nyo twice ang letter M. Bam! So andyan na kayo sa basic P settings. Ngayon, para lumipat ng number or ng P number, so nasa P1 tayo ngayon, kunwari gusto natin lumipat sa P2, press nyo lang yung plus icon. Nakita nyo lumipat ng P2. Ngayon, kung gusto nyo bumaba sa P1, press nyo yung minus icon. Ganyan lang kabilis para mag-navigate through different P numbers. Kada P setting or P number may katumbas na P setting. Papakita namin muna ngayon sa screen kung ano ang katumbas ng P number na P setting para mas malinaw at meron kayong guide. Iisa-isahin natin tong mga to. So nakita nyo na yung summary, pause nyo na lang yun kung gusto nyo or screenshot nyo. Walang problema. So ngayon naturuan na namin kayo paano lumipat ng P number. Ngayon tuturuan namin kayo paano magpalit ng parameter per P number. Okay? So, ang P1, wala lang yan. Sa P2 tayo nagsimula, okay? So, ang P1 pala, dyan yung makikita ko na sa ang mode kayo. Nag-a-apply lang yung P1 na yan if access nyo na yung advanced P settings. So, mamaya pa yun. Doon muna tayo sa basic P settings. So, basically, sa basic P settings, sa P2 tayo magsimula. Ayan, para mas malinaw. So, para lumipat ng P number, press plus icon or minus icon. So, ngayon na sa P2 tayo. Ang P2 ay yung dashboard brightness, okay? So, higher the number or higher the parameter, brighter yung screen. To change, press nyo yung mode button. Makikita nyo nagbabounce, nagbe-blink yung parameter. Ayan. So, ibig sabihin, it's already changeable. Pwede nyo na iakyat or ibaba yung parameter. So, minus lang para ibaba. At plus para umakyat. So makikita nyo, nag-iiba yung brightness depende dun sa parameter. Alright? So yung default yan, naka 5. So moving forward, pag gusto nyo na yung parameter, decided na kayo dyan sa number or parameter nyo, press nyo lang ulit yung mode button to lock in. There you go. Now we are ready to move forward sa next P number. So plus icon para sa P3. Ang P3 naman is parameter for automatic power off. So this is 30 minutes. So ngayon, basically, ang meaning yan is pag iniwan mo yung electric scooter mo for 30 minutes, bigla siyang mag-shutdown ng hindi pinapatakbo. So masyado matagal yung 30 minutes. So usually pinapalitan yan into 5 or 10 minutes. Ulitin lang natin para i-change yung trigger ng parameter, mode button ulit. Blinking already, then plus minus to change parameter. Alright? So kunwari gusto mo 10 minutes, change mo ng 10 minutes, press mode button again to lock in, and there you go. So moving forward sa P4,
Ito naman ang unit of distance. So 0 for kilometer or 1 for mile. So kung nasa US kayo or andito kayo sa Pilipinas at gusto niyo miles per hour ang reading or miles ang reading para sa mileage, palitan niyo ng 1. Okay? So ang default natin sa Pilipinas, kilometer, which is 0. Moving forward sa P5. So sa P5 naman is yung voltage ng battery mo. So ngayon, ang dinedemo namin is dynamic 5, which is 60 volts unit. So paggamit nyo is burn E2, which is 72 volts yung battery. Papalitan nyo yan. Dapat 72 nakalagay dyan, okay? So dito sa 5, and Nami Blast natin, 60 yung default parameter. P number 6. So ito naman ang number of magnets sa motor. So 30 magnets yan, huwag natin gagalawin yan, no? Hindi namin ina-advise na galawin ang number of motors sa iyong motor. Kasi baka masira ang calibration mo. Wow! For P number 7. Ito naman yung tinatawag nating kick assist. Okay? So 0, it means hindi mo kailangan mag-kickstart bago umanda. Gagawin mo yung 1 kung gusto mo may power assist or kickstart. Basically, kailangan mo muna mag-push away from the ground, moving forward with a momentum, then pressing the throttle bago ka mag-accelerate. So, ang default niyan is 0, which is rekta na agad, no? Moving forward sa ating P8. So, ito naman is yung tire size. So, para rin ito sa calibration, hindi namin ina-advise palitan to. So, ang tires ng klima natin is 10 inches. So, sa ating Burn E2 and Blast, 11 naman yung default dito. For P number 9, wala yan. Hindi yan pinapansin. P10, hindi rin pinapansin. P11, this is the maximum current output ng controller. So, hindi rin natin to ginagalaw. For P12, ito naman yung controller overheating value, which is 155 degrees Celsius. So, hindi rin natin to ginagalaw. P13, ito ang isa sa mga pinaka-importanting P-settings sa electric scooter ng NAMI. So, ito kasi, ito ang nagde-decide na automatically ka mag-eco mode pag umabot ka sa ganyang percentage. So, ang default pala yan is 25. Okay? Binaba ko lang ng 1 kasi lagi ko sinasagad. Pero masama yun. Huwag niyo isasagad, okay? So, ito ang default parameter for P13. So, papakita ko lang sa inyo kung ano ibig ko sabihin. Pag itong battery bar umabot ng 25%, automatically, mag-i-eco siya. So, ang eco natin ay sobrang bagal. Para ka lang naglalakad. Okay? So, nasa inyo yan kung gusto nyo itaas or ibaba. Yung parameter P13. Then, lastly, we have P14. So, meron tayong separate video dyan kasi medyo mahaba. Basically, this is your password setting. So, meron kasi tayong password feature dito sa NAMI, pinaka-security feature niya. Alright? So, panoodin nyo na lang yun kung gusto nyo magkaroon ng password yung electric scooter nyo. Tapos na kayong mag-set ng basic P settings at gusto nyo bumalik sa home screen, press nyo lang yung power button. Single tap. There you go. Tapos na tayo sa basic settings. So, ngayon, mag-move forward tayo sa advanced P settings. So, ang difference nila is yung advanced P settings is para lang sa motor and acceleration for power. Okay? So, ito yung pa-flash ulit namin sa screen para meron kayong guide kung ano ang iba't ibang parameters sa advanced P settings. Okay, let's go! For advanced P settings, kailangan nyo maging mindful, okay, kung nasa ang mode kayo. Kasi per mode, iba-iba na yung advanced P settings. Okay? So, ngayon, gusto kong ituro sa inyo or pakita or i-demo doon sa X mode. So, plus muna tayo papuntang X mode. Okay. To access, ito ang gagawin. Paano pumunta sa advanced P settings? So ngayon, kailangan nyo dumaan muna sa basic P settings. Paano pumunta doon? Double tap ang mode button. 1, 2. Okay, nasa basic P settings na kayo. Paano kayo pumunta sa advanced P settings? Double tap ulit ang mode button. 1, 2.
Yan ang advanced P-settings. Okay? So ngayon, ang pag-adjust ng advanced P-settings is importante to take note kung nasaang mode kayo. Okay? So kada mode, pwede nyo i-customize kung gaano kalakas yung motor nyo at acceleration. P1.1, ito ang acceleration power ng rear motor. Okay, sa likod, 5 yung strongest and 1 yung weakest. So kung gusto niyo paglaruan yan, nasa inyo yan. Kung gusto niyo ibaba, press nyo lang yung mode button para i-trigger at i-adjust yung parameter. So sa X mode, yan yung maximum. Naka 5 na yan in default. Okay? Moving forward sa P1.2. Ito naman yung starting acceleration power ng front motor. Okay? So 5 din yung maximum and 1 yung weakest. Moving forward sa P1.3. Maximum allowed output current of rear motor. So basically, power din to. Higher the value, mas malakas. 10 yung pinakamahina and 100 yung pinakamalakas. For the P1.4, ito naman yung maximum allowable current output ng front motor. So basically, sa speed ulit to, higher the number, higher the power. Stronger the power. Ayan. P1.5, ito ang top speed. So pwede nyo rin adjust yan. Yan ang default parameter for the X mode. Alright, for the P1.6, ito naman yung electric braking power. So pag mas mataas yan, mas malakas yung e-brakes natin. So pag pinress mo yung brakes mo, medyo may hagod yan patalikod, yan yung e-brakes. Kung gusto nyo mas malakas yung e-brakes, hanggang 5 yung parameter niyan. So ang default niyan is 1. Alright? So lastly, meron tayong P1.7. So this is the turbo function. What? So si Nami, meron siyang turbo function, parang nitro boost. Kung gusto nyo buksan yan, ibahin nila yung parameter na to. From click nyo M, lagay nyo sa 5. Then close nyo, to lock down your answer, press letter M again. Okay, so papakita ko sa inyo yung turbo. Lalabas tayo sa home screen. Para lumabas from advanced P settings, malabas ang home screen is double tap ulit yung mode button. From basic P settings, para lumabas sa home, press yung power button. Bam! Meron tayong ganyang itsura, parang snail. Shush! Parang Pokemon, Pokeball. Shush! So ito yung turbo function. Bam! So magbibigay na additional 5 kph kung gusto nyo at your own will. So paano ba yung na-activate? So pag tumatakbo kayo at gusto nyo ma-activate yan, so ito yung offload speed ng klima. So ngayon kung gusto ko i-on yung turbo, habang nag-accelerate ako, lolong press ko yung plus button. Long press yan. Makita nyo yung sipa! From 78 kph naging 82 kph. Ayan, naka-on na siya. Kung gusto nyo i-off, long press nyo ulit yung plus icon. Lakas o. Ayan, nawala na siya. Okay? Yes! Maganda ba? Maganda. Saan yung ganito mo? Yeah. Ay, nandun sa... Bakit na ganyan? Saan mo, sir? Tignan mo, puro yung motor. Guys, meron tayong ganito sa Shopee store natin down on the description below. Okay? Magkano to? 1.5. Mahal, boy! 588 lang to, pero naging mura, di ba? Mura! Pero makikita mo yung quality, pang 1.5. Pero boy, dito sa motor, mura diba? Mura na, maganda pa. So sobrang mura, mapapa. Bili kayo! And guys, so meron tayong on hand as of February 12. Meron na tayong on hand ng naming lima. Lima! Yan. Meron tayong naming blast. Pakita mo ng blast. Ayan, meron tayo ng Nami Bernie 2. Pakita mo ng Bernie 2. Ayan. On hand yan dito sa Motor EVP. Tsaka kami ang pinaka mura. Quality pa. Nag-connect tayo. Maganda yung after sales natin. Yes, sir. Ayan, hindi namin kayo iiwan.
So pag na iniwan natin kayo sa after sales, ibibigay ko sa inyo to. Deal? Deal? Deal! Ayan, deal! Siya nagsabi! Ayan guys, so makikita nyo yung pag-flash ko sa screen yung personal account ko sa Facebook para mas mabilis yung transaction natin. If may questions kayo, pwede rin kayo mag-chat sa Motor EVP Facebook natin. Website, motorevp.com. See you in the next episode! See you soon! A bit away! A bit away!